Hi, Sir Carl. Ako po si Boyet, dating personal driver ng isang doktor. Ang aking mga nakakatakot at hindi kapanipaniwalang karanasan ay naganap. Magmula noong maging driver ako ng isang doktor na si Doc Jerry. Si Doc Jerry ay isang kilalang doktor sa sikat na ospital sa Maynila. Sa katunayan, ngayong kasalukuyan ay isa na siyang direktor at consultant sa ospital na dati niyang pinagtatrabahuan. Pero maliban sa pag-duty sa ospital, ay meron din siyang mga on-call patient. Kadalasan ay iyong mga mayayaman na ayaw nang magpunta ng ospital dahil meron namang iilang basic hospital equipment sa bahay. Pero ang hindi ko inaasahan sa mga client ni Dr. Jerry ay hindi lahat normal na tao. Gaya ng sabi ko, lahat sila ay mayayaman at prominenteng mga individual, pero hindi lahat ay tao. Sisimulan ko muna ang kwento ko sa aking sariling background para makilala nyo rin ako kaunti. Sa ngayon, meron akong asawa, anak at apo, at dito na kami nakatira sa Binyan, Laguna. Nagmula ako sa probinsya ng Zambales, sa Subic, sa may Barrio Barreto, kung saan sunod-sunod ang mga nagagandahang beach resort. Nakatapos ako sa kursong commerce, pero hindi ko naisipang maghanap ng trabahong pang-opisina. Hindi ko kasi feel iyong ikinukulong ako sa isang kahon at doon na iikot ang buhay ko maghapon. Kaya naman, mas ginusto kong maghanap na lang muna ng sideline bilang driver. Nagsimula akong maging driver ng isang delivery van sa isang grocery. Maging ang mga bisor doon at ibang empleyado ay nagugulat kung bakit ako naging driver e nakapagtapos naman ako ng kolehiyo at kaya kong maipagmalaki na matalino rin ako noong ako ay nag-aaral pa. Kaya naman, matataas din ang mga grades ko noong ako ay nagtapos. Makalipas ang 3 taon kong pagtatrabaho sa isang grocery bilang delivery driver, ay naisipan kong bumakasyon sa Quezon City. May tuhin kasi ako roon sa Commonwealth. Uy, Boyet! Ang laki mo na ah! Noong huli kong dalaw sa Subic, mapayat ka pa! Opo, Tito. Nagtrabaho kasi ako sa isang grocery. Maraming sideline, kaya kahit nagmamaneho, panay pa rin ang merienda ko, kaya lumubo ako bigla. Ano ka ba? Hindi ko naman sinasabing tumaba ka. Sabi ko lang, lumaki ka. Dahil lumaki ang pangangatawan mo, pero maskulado naman. Kaya okay lang yan. E ano nang balak mo ngayon? Ah, Tito, gusto kong maiba naman. Nagsawa na kasi ako sa trabaho ko sa grocery. Meron kaya akong ma-applyan dito, kahit family driver lang? Ay, nako, tamang-tama. Nakausap ko si Doc Jerry. Siya yung doktor na nakilala ko sa isang medical mission. Taga rito lang din yun. Sasamahan kita bukas sa bahay nila. Naghahanap yun ang personal driver. Gusto niya raw ay binata at walang maraming obligasyon sa buhay. Para pwede niyang dalhin sa kung saan-saan na hindi nagmamadaling makauwi. Ang hirap daw kasi kapag may pamilya na ang kinukuha niyang driver. Dahil palaging may emergency sa pamilya na kailangan asikasuhin. Ano, gusto mo ba roon? Opo, Tito. Walang problema. Ako pa ba? Wala naman akong inaasikaso sa amin. Si Mama at Papa naman ay masisigla pa. Tsaka, naroon naman si Ate. Nag-aasikaso sa kanila. Kaya kahit pa siguro mag-abroad ako, ay walang problema sa kanila. E di ayos pala. Pwede ka palang ibala sa kanyon. Walang mauulilang mag-ina. Wika pa ni Tito Boy, sabay tawa. Oh, sige na. Habang narito ka, bumili ka na ng maiinom natin at pulutan. Oh, ito ang pera. Doon ka sa may malaking kainan sa bukana na bumili ng pulutan. Palagi silang may bopis roon at papaitan. Iyon ang bilhin mo. Opo, Tito. Masaya kaming nagkwentuhan sa maghapong iyon hanggang sa gabi. Hindi naman kami sobrang lasing noong natapos, kaya nagawa pa namin maghapunan bago matulog.
Kinabukasan, pasado alas 9 na ako nagising. Napasarap kasi ang tulog ko dahil nakainom nga noong nakaraang gabi. Oh, sige na Boyet, mag-almusal ka na at maligo. Para pagkatapos mo ay pupunta na tayo kay Doc Jerry. Opo, Tito. Huwika ko pa at kumilos na rin ako agad. Pasado alas 10 ay naroon na kami sa tapat ng isang gate. Pinindot ni Tito Boy ang doorbell. Ilang saglit pa ay may isang dalagang nagbukas. Ano pong kailangan nila? Tanong pa ng dalaga. Sabi naman ni Tito, Ah, si Doc Jerry ba nandyan? Pasyente po kayo? Ah, hindi. Kakilala niya ako. Nagpapahanap siya sa akin ng personal driver. Kaya heto, sinama ko ang pamangkin ko galing Subic. Ah, ganun po ba? Sige po, wait lang. Tatawagin ko lang si Daddy. Huwi ka pa ng dalaga at muling isinara ang gate. Hindi ako kumikibo, pero sa isip ko pa, Naku, kung ganito kagandang dalaga ang makakasama ko sa bahay, gugustuhin ko na nga talagang mag-stay in. Ilang saglit pa ay bumukas na ang pintuan. Isang katamtamang edad na lalaki ang lumabas. Boy, ikaw pala! Ito na ba yung irerekomenda mong personal driver? Opo, Dok. Ito nga pala si Boyet, pamangkin ko. Galing yan ng Subic, tagaroon siya. 3 taon din yung driver ng isang delivery van ng grocery. Ilang taon ka na, iho? 24 po, Dok. Ano, okay lang ba sa'yo na stay in at halos walang day off? Pero kapag wala naman akong mahalagang lakad, pwede ka naman mag-day off anytime. Basta magsabi ka lang. Opo, Dok. Walang problema sa akin yun. Eh di sige pala. Kunin mo na ang mga gamit mo. Tapos, bumili ka na rin ng biodata sa tindahan. Fill upan mo na at lagyan ng kahit isang picture. Kahit anong size. At Xerox copy na rin ang lisensya mo. Para lang may file ako. Okay po, Dok. Maraming salamat. Oh, sige na. Umalis na kayo at bumalik ka kaagad, ha. May lakad ako mamayang hapon. Kailangan ko nang magmamaneho dahil malayo iyon. Okay po. Sige, Dok. Alis na kami. Paalam na rin ni Tito Boy at umalis na rin kami agad. Habang naglalakad ay sabi ko, Yun na yung interview ko. Tanggap agad. Abay, siyempre naman. Malaki ang tiwala sa akin ni Dok. At alam niyang hindi ako magre-recommenda sa kanya ng pasaway. Kaya ikaw, Boyet, ha? Ayus-ayusin mo, iho. Huwag mo sisirain ang pag-recommenda ko sa'yo. Opo, Tito. Wala pong problema. Sa mismong araw na iyon, ay nagsimula na rin agad ang duty ko. Ipinagmamaneho ko si Doc Jerry araw-araw papuntang Maynila. Tapos hihintayin ko siya hanggang sa oras na uuwi na siya sa gabi. Nakakatatlong buwan na ako noon nagtatrabaho kay Doc Jerry nang bigla ko nitong kinausap ng masinsinan. Nasa isang karinderya kami noon nagtatanghalian. Boyet, makinig ka. Dito sa profesyon ko ay meron ako mga kakaibang kliyente. Mga taong hindi mo aakalain na ganun sila. At kapag nakaharap mo na ang mga kliyente kong iyon, I strongly suggest na iyuko mo lang ang iyong ulo sa lupa o sa sahig at huwag kang tititig sa mga mata nila. At kung sakali mang makita mo sila ng harapan, huwag mong lalagyan ng reaksyon ng paggagulat ang mga mata mo. Kunyari ay normal pa rin ang iyong nakikita na parang wala lang. Nagtataka ako kung anong pinupunto ni Doc Jerry ng mga oras na iyon. Kaya naman naguluhan talaga ako. Ano pong ibig yung sabihin, Doc? Mahirap ipaliwanag, Boyet. Kaya mas maiging makita mo mismo sa iyong mga mata. At kapag nangyari iyon, isipin mo ang mga ipinayo ko sa iyo ngayon kung ayaw mong pareho tayong malagay sa alanganin. Huwag ka na munang magtanong ng kung ano-ano. Basta tandaan mo na lang muna ang mga sinabi ko sa iyo ngayon. Liwanag ba? Opo, Dok. Pagsang-ayon ko pa, kahit gulong-gulo naman talaga ako sa mga sinabi niya. Makalipas ang ilang araw, pasado alas 6 noon, nasa kwarto na ako habang nanonood ng TV. Kapag wala kasi kaming lakad ni Doc Jerry, ay hindi ako lumalabas ng kwarto ko. Nahihiya ako magpakita sa anak niyang dalaga. Sobrang ganda kasi noon,
lalo at nakasuot ng white dress sa loob ng bahay para siyang diwata. Tapos ang hinihin pang magsalita, kaya nalulusaw ang tapang ko at binabalot ako ng katorpehan. Habang nakasandal ako sa headboard ng higaan at nanonood ng TV, nang biglang may kumatok sa pinto. Kaya naman, hininaan ko ang TV at dali-daling tumayo. Pagkabukas ko ng pinto ay si Ma'am Chelsea ang bumungad sa akin, ang panganay na anak ni Doc Jerry. "Kuya Boyet," sabi ni Dad, "maghanda ka na raw po dahil aalis kayo." Napatingin naman ako sa relo. 6:45 na ang oras noon. "Ha? Gabi na ah. Saan kami pupunta?" "Hindi ko alam kuya eh. Basta maghanda ka na. Naghahanda na rin kasi ng mga dadalhin si Daddy. Aalis na raw kayo agad kapag nakaready ka na." "Ah, okay po ma'am." Sagot ko naman at dali-daling naligo saka nagpunta sa sasakyan. Naabutan kong nakaupo sa mahabang plastik na upuan si Doc Jerry habang seryoso ang mukha. "Doc, saan po tayo?" "Mamaya ko na sasabihin. Sige na, ipasok mo na ang mga gamit ko." Huwika niya pa sabay tingin sa dalawang leather bag na nasa kanyang harapan. Agad ko naman iyong ipinasok sa sasakyan at binuksan ang gate. Mabuti at lumabas din si Manang Josie para magsara noon. Kaya hindi na ako lumabas pa ng sasakyan para magsara ng gate. "Magpagas muna tayo ng full tank. Malayo ang biyahe natin." Huwika niya pa. Dahil sa kakaibang pagkaseryoso ang nakikita ko kay Doc Jerry, kaya hindi na rin ako nagtanong pa. Matapos magpagas, ay nagsimula na ang napakahaba at tahimik naming biyahe. Batangas ang aming destinasyon, pero dulo na iyon. Noong marating namin ang nasabing bayan, ay sinabi ni Doc, "Sige, iliko mo na dyan at tuloy-tuloy na ang daan na yan." Huwika niya pa. Ako naman ay pigil na pigil sa paglalabas ng aking kuryosidad dahil nakakapagtaka. Malayo na kami sa kabihasnan. Wala na rin doong kabahayan hanggang sa sumapit kami sa bahaging hindi na sementado ang daan. Puro puno at talahib ang kaliwat kanan. Panay ang tingin ko sa rear mirror upang tignan si Doc kung talaga bang sigurado siya sa tinatahak naming daan. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. "Boyet, naaalala mo yung sinabi ko sa'yo noong minsan nagtatanghalian tayo tungkol sa mga gagawin kapag napunta tayo sa sitwasyong hindi ka panipaniwala? Ngayon mo na iyon gawin kung ayaw mong pareho tayong hindi na makauwi ng buhay." Dahil sa mga sinabi ni Doc ay nagsimula na akong kabahan. "Ano ba itong pupuntahan namin? Kuta yata ng mga rebelde ah." Tanong ko pa sa isip ko. Habang patuloy naming binabagtas ang daan, ay napapansin ko tila may mga sumusunod sa amin. Hindi ko masabi kung tao o kung ano, kasi mabibili silang manakbo sa gilid ng talahiban hanggang sa may isang malakas na kalabog ang narinig namin sa bubungan. Bigla kong naihinto ang sasakyan. "Boyet, huwag mo munang patakbuhin. Patayin mo ang headlight at huwag ka magbubukas ng pinto o bintana." Huwika niya pa. Nakita kong binuksan ni Doc Jerry kaunti ang bintana. Saka siya nagsalita. "Ako si Doc Jerry. Pinapunta ako ni Don Henrito. Kailangan niya ang serbisyo ko. Kaya padaanin niyo ako." Matapos niya iyong sabihin, ay ilang saglit kaming nakiramdam. Nakita kong may dalawang tao o kung anong nilalang ang nakatayo sa unahan ng sasakyan. Nagliliwanag ng pula ang kanilang mga mata. Kaya kahit hindi ko pa nakikita ng malinaw, ay naisip ko kaagad na aswang ang mga iyon. Ilang saglit pa ay umalis din sila sa harapan. "Sige na Boyet, diretso na tayo. Dahan-dahan lang ang pagpapatakbo at huwag ka na magsisindi ng headlight." "Sige po." Sagot ko pa at pilit inilalapit ang mukha sa windshield. Dahil ang hirap aninagin ng unahan, gawa ng madilim talaga roon sa aming kinaroroonan. Pakiramdam ko ay isang oras na kaming naroon sa hindi simentadong daan dahil sa bagal ng aming takbo.
Pero noong tignan ko naman sarilo ay kalahating oras pa lang ang nakalilipas magmula noong huminto kami dahil doon sa mga nilalang. Hanggang sa makita ko na ang isang compound na may mataas na pader. Ihinto mo ang sasakyan sa harapan ng gate at bumusina ka ng isang mahabang busina at huwag nang susundan pa. Pinindot ko ng mahabang 3 segundo ang busina, saka binitawan. Lumipas ang 2 minuto bago may nagbukas na isang matandang babae at isang matipunong lalaki. Muling ibinukas ni Doc Jerry ang bintana ng bahagya. Ako ito, si Doc Jerry! Tumango ang 2 at suminyas na ipasok na ang sasakyan sa loob. Kinikilabutan talaga ako sa compound na iyon, maging sa lalaki at sa matandang babae. Doc, dito na lang kaya ako magpapaiwan sa sasakyan. Wika ko pa dahil feeling ko mas safe ako roon. Mas ligtas ka, Boyet, kapag nasa tabi kita kaysa dito sa sasakyan. Tara na, bitbitin mo na yung mga bag. Wika niya pa at agad nang bumaba. Nakasunod naman ako agad sa may likuran niya. Pagkarating namin sa may pintuan ng isang mansyon, ay nakatayo roon iyong matipunong lalaki. Kinapkapan noon si Doc Jerry, tapos sinabi sa akin, "Hindi ka pwede sa loob!" Sabi naman ni Doc Jerry, "Sa tingin mo ba, kusang maglalakad ang mga bag ko papunta sa kwarto ng iyong ama? O gusto mong ikaw ang gawin kong alalay na utusan?" Sumama ang tingin noon sa doktor. Pero matapos marahas na bumuga ng hangin, ay sinenyasan ako na pumasok na at sumunod kay Doc Jerry. Nakayuko lang ako sa lahat ng oras at pinipilit gawing kalmado ang sarili. Kahit pa ang totoo, gusto ko nang magtatakbo papalabas dahil sa takot. Pumasok kami sa isang silid na may malapad na pinto. Pagkapasok ko ay tila sinampal ako ng isang napakabaho at napakalansang amoy. Nasira ang mukha ko dahil doon, pero nakita kong pinandilatan ako ng mata ni Doc Jerry na sa tingin ko ay ibig niyang sabihin na tiisin ko ang mabahong amoy at huwag magre-react. Pinindot ni Doc ang switch ng ilaw, pero napakalamlam ng ilaw nila roon, parang kasing liwanag lang ng kandila. Nakita kong may isang matanda ang nakadapa sa kama. Sumenya si Doc na manatili lang ako sa may pintuan. Tapos siya na ang lumapit. "Don Hiner, kumusta na?" "Hindi maganda, Jerry. Tumataas na talaga ang kalaman ng mga tao sa siyensya. Nagagamit na rin nila ang siyensya laban sa mga katulad ko." Lumapit sa kama si Doc at inalis ang itim na tela na nakatakip sa likuran noong matanda. Kahit nakadistansya ako, ay malinaw kong nakikita ang mahabang hiwa sa likod noon. Siguro nasa 2 ruler ang haba ng hiwa at malalim. "Don Hiner, sisimulan ko na po ang trabaho ko." Wika pa ni Doc Jerry. Umungol lang ang matanda. Sininyasan ako ni Doc na ilapit sa kanya ang dala naming 2 leather bag. Tapos noong ilabas niya ang laman noon ay nagulat pa ako. Dahil mga leather strap ang naroon, pero makakapal at malalapad. Kung nakakita na kayo ng gym belt na ginagamit ng mga nagwo-workout, ganun kalapad. Pero 3 beses ang kapal at mahaba rin iyon. Inilusot niya ang kabilang dulo sa ilalim ng higaan para nakakulong roon ang katawan ng matanda. Maging ang 2 kamay ay nilagyan niya rin ng leather belt. Noong muling hawiin ni Doc ang itim na tela sa likod ng matanda, ay nakita kong may nakatusok rin pala doon na kawayan, pero pinutol na ang karugtong. Iyon bang ang natitira ay ang nakabaon na lang sa laman at mga 1 pulgada ang nakalitaw. Tapos siguro 1 pulgada rin ang diameter noong kawayan. "Grabe, ang tindi ng matandang ito ah. Buhay pa rin sa kabila ng napakahabang hiwa at malalim na tusok ng kawayan." Wika ko pa sa isip ko.
Sunod na inilabas ni Doc ay ang mga gamit sa pagtahi ng sugat at napakaraming bulak. Nilagyan niya ng sangkaterbang bulak ang gilid ng katawan ng matanda dahil alam niyang kapag binunot iyong kawayan ay tatagas talaga ang napakaraming dugo. Noong naihanda na ang lahat ay muling nagsalita si Doc Jerry. Don Henner, bubunutin ko na po ang kawayan. Isang ungol muli ang isinagot ng matanda. Kinuha ni Doc ang plies at inabot sa akin. Napatingin naman ako sa kanya na parang ayokong tanggapin. Pinanlakihan naman ako ng mata at sinenyasan na bunutin ko ang kawayan sa likuran ng matanda gamit ang dalawang plies. Wala na nga akong nagawa kundi ang lumapit at dahan-dahang inipit ang magkabilang gilid ng kawayan. Noong tumango na sa akin si Doc ay saka ko na dahan-dahang binunot iyon. Pakiramdam ko ay sisirit ang suka ko sa pandidiri. Ramdam ko kasi ang mga nakadikit na laman roon nang bunutin ko ang kawayan. Isang napakalakas na growl ang pinakawalan ng matanda. Iyong tipong isang oso na nasaktan na umungol ng ubod lakas. Halos mabuwal ako sa aking kinakatayuan sa panginginig ng aking tuhod, pero pinilit kong huwag mabitawan ang kawayan na nakaipit sa plies. Inilagay ko iyon sa plastic na nakahanda sa gilid. Tapos tinapala ng isang malaking balunbon ng bulak ni Doc Jerry ang sugat. Sukang-suka ako sa amoy ng dugo ng matandang iyon. Pero naisip ko na kapag nasuka ako roon, ay katapusan na namin pareho ni Doc. Tila nagbago ang katauhan ng matanda kasi panay ang angil noon habang tinatahi ni Doc Jerry ang kanyang mahabang sugat. Sabi ni Doc Jerry, "Doon ka na muna sa may pinto. Hindi siya komportable na may ibang tao sa malapit." Agad naman ako lumayo at doon tumayo sa may gilid ng pintuan ng kwarto, pero sa loob pa rin na bahagi. "Jerry! Sino ang bago mong kasama? Alam mong ayoko nang may ibang tao ang nakakakita sa akin." "Oo, Don Henrito. Alam ko iyon. Assistant ko si Boyet, anak ng kapatid ko na taga Subic. Kaya hindi na rin yan ibang tao sa akin. Safe ang lihi mo sa batang iyan. Sa akin din siya nakatira. Kaya wala siyang ibang mapagsasabihan." "Siguraduhin mo lang, Jerry. May kasunduan tayo at ikaw ang sumira. Kaya kapag may salitang lumabas sa buwanga ng lalaking iyan na tungkol sa amin, ay mananagot ka." "Opo, naiintindihan ko po." Wika pa ni Doc Jerry. Lumipas ang mahigit isang oras bago natapos ang tahian. Sobrang nangangalay na ako sa kakatayo sa may gilid ng pintuan, pero wala akong magagawa. Nakita kong sumenya si Doc na kunin ko na ang dalawang bag. Tapos na siyang magtahi at naialis niya na rin ang mga strap na nakatali sa matanda. Sa tingin ko ay safety precaution ni Doc iyon para hindi siya daluhungin ng matanda kapag nawala iyon sa katinuan. Tumayo sa harapan ko si Doc Jerry malapit sa may pintuan. Tapos kumatok siya ng tigdalawang katok sa pinto. Bumukas iyon at pumasok ang matipunong lalaki. Dumiretso iyon sa matanda. Tinignan ang likuran. Tapos saglit silang nag-usap. Tumatango-tango ang matanda bago sinabing, "Salamat sa serbisyo mo, Doc Jerry. Ipapatawag na lang kita ulit kapag kailangan ka na namin." Tumango lang si Doc. Nagbukas ng isang drawer ang lalaki. Tapos noong humarap, ay may dala ng dalawang bundle ng nilibuhing papel. Sa pagkakaalam ko, ang isang bundle na tagi 1,000 ay 100,000. Kaya kung dalawa noon ang iniabot kay Doc Jerry, ibig sabihin, 200,000 ang bayad sa pagtatahi noong sugat ng matanda. Sa bagay, hindi naman iyon tungkol lang sa pagtatahi, kundi ang paglilihim na rin ng kanilang pagkatao. Matapos iyong tanggapin ni Doc, ay diretsyong inilagay sa bag. Ang buong akala ko ay uuwi na kami, pero dinala kami sa ikalawang palapag ng bahay
tapos pinapasok sa magkabilang silid. Sabi ko naman kay Doc bago siya pumasok, "Doc, hindi pa ba tayo uuwi?" Yung lalaki naman ang sumagot, "Hindi kayo ligtas lumabas ng compound namin sa ganitong oras. Hindi namin kontrolado ang gutom ng ibang mga kalahi namin na nakatira sa paligid. Kahit pa magpakilala si Doc Jerry, ay maaari pa rin kayo pinsalain, lalo kung gutom na nila lang ang humarang sa inyo." Tumango na lang ako at pumasok na sa kwarto. Sabi ko na lang sa isip, ano ba naman itong napasok kong trabaho? Napakadelikado pala. Ilang saglit pa ay may kumakatok na sa pinto. Ayoko sanang magbukas, kaso boses ng matandang babae ang narinig kong nagsasalita sa labas, kaya binuksan ko na nga iyon. "Iho, pagpasensyahan mo na. Ito lang ang pagkain na maaaring makain nyo na meron sa bahay na ito." "Ah, salamat po, manang." Sagot ko pa at tinanggap ang tray. Isang pirasong biskuit at nakalatang soft drinks ang naroon. Pero dahil sa takot na aking nararamdaman, kaya hindi ako nakaramdam ng gutom at wala din akong balak na kainin iyon. Humiga ako sa napakalapad na kama na naroon sa silid na iyon at nagbalot ng kumot. Halos magdamag akong gising dahil sa takot sa mga naririnig kong mga alulong sa loob at labas ng bahay. Hindi ko akalaing may mga ganoong nilalang pa ang umiiral sa panahon natin ngayon. Natuwa ako noong makitang nagsisimula ng lumiwanag sa labas. Pasado alas 7 nang may kumatok muli sa pintuan ko. Noong buksan ko iyon ay si Doc Jerry na. "Boyet, tara na." Wika niya pa at agad na ako sumunod habang dala ang dalawang bag. Noong mapadaan kami sa mahabang lamesa sa ibaba ay nakita naming naroon nag-aalmusal ang matandang ginamot ni Doc kasama ang binatang anak niya na maskulado. "Doc Jerry, magkape muna kayo. Masarap ang kape namin dito, bagong giling." Tila nakalimutan ko lahat ng takot ko noong maamoy ko ang mabangong samyo ng kape. At parang gusto ko rin tuloy makikape. Sabi naman ni Doc, "Hindi na po doon hinirito. Sabi kasi nitong si Boyet ay gusto niyang matikman ang ipinagmamalaking lomi ng Batangas. Kaya hahanap muna kami ng lumihan sa bayan bago umuwi ng Maynila." "Ah, ganun ba? Sige, mag-iingat kayo sa biyahe." Wika pa ng matanda at ipinagpatuloy na ang pag-aalmusal. Kami naman ni Doc ay dire-diretso lang sa paglalakad hanggang sa makarating sa sasakyan. Pagkabukas ng gate ay agad ko na rin pinaandar ang sasakyan at nilisa na ang lugar. Habang nasa biyahe ay pinagmamasdan ko ang kapaligiran. Isang tipikal na kabukiran lang ang aking nakikita. Walang anumang bakas na binabalot ang lugar ng peligro sa tuwing sasapit ang pagdilim. Pagkarating sa bayan ay sa isang fast food kami kumain. "Akala ko ba, Doc, sa isang lubihan tayo kakain?" "Huwag na, Boyet. Mas ligtas tayo kung ganitong pagkain lang ang kakainin natin. Saka ka na bumanat ng kain ng mga pagkain gusto mo kapag nasa Maynila na tayo." One piece chicken at kape lang ang pareho naming kinain ni Doc. Tapos bumili na rin ako ng soft drinks at chichiryang makukutkot habang nasa biyahe. "Oh, pang merienda mo." Wika pa ni Doc sabay abot sa akin nang lilibuhin na nakatupi. Binilang ko iyon 10 piraso. "Ito na po ba yung sahod ko?" "Hindi, para lang yan sa lakad natin kagabi. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng kliyente natin. Kapag may lumabas na salita sa bibig mo tungkol sa kanila, ay todas tayong dalawa. Malinaw ba?" "Opo, Doc, kasing linaw ng kaba na naramdaman ko kagabi." "Mabuti, Doc, at kinakaya mong magserbisyo sa ganoon kadelikadong kliyente." "Alam mo, Boyet, hindi madali ang ginagawa ko. Kagaya mo, pinipigilan ko lang din ang sarili kong takot para hindi magtapos ang buhay natin pareho. Malaking pera ang binabayad nila sa akin, kaya tinatanggap ko na rin."
Sumasang-ayon naman sila sa kondisyon ko na dapat meron silang strap habang ginagamot ko para hindi nila ako madaluhong bigla kapag nakalimot sila. E papaano, Dok, kung ang ibang kalahi naman nila ang puminsala sa atin? E di goodbye Earth na tayo pareho. Wika pa ni Dok at nakita kong nakangiti na siya habang nasa likuran. Napailing-iling na lang talaga ako sa sinabi ni Dok. Alam mo, Boyet, lahat ng hanap buhay ay may kanya-kanyang panganib. Alam din natin iyon. Pero kung ikaw ay isang padre di pamilya, lahat ay gagawin mo para mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya, lalo na ang iyong mga anak. Sila ang dahilan kaya ako tinanggap ang sideline na ito. At kung hindi mo ito kaya, pwede ka namang mag-resign na sa lalong madaling panahon. Sabi ko naman, hindi, Dok, may tiwala naman ako sa iyo na hindi mo hahayaang mapahamak tayong dalawa. Basta ituturo mo lang sa akin ang mga dapat kong gawin para hindi tayo maging hapunan ng mga aswang. Hindi ko ito aatrasan kung ganito ba namang kabilis ang pera eh. Good, marami pa tayong ganitong uri ng lakad. Huwika niya pa at tumanaw na sa labas ng bintana. Pagkabalik ng Maynila ay balik din sa normal ang buhay ko. Pero ang tulog ko ay hindi na nagiging normal. Madalas na akong bangungutin at napapanaginipan ang mukha ng matandang taga Batangas, lalo na yung nakakatakot niyang ungol. Pakiramdam ko ay umiiko pa rin sa tenga ko lalo na kapag tulog. Isang araw noon, nasa waiting area lang ako ng ospital, nakikinig ng music sa radio. Habang naglalaro ng game sa cellphone, nang makita kong paparating si Doc, nagtaka ako dahil maaga pa naman at hindi pa oras ng normal na uwi niya. Tara na, Boyet, may lakad tayo. Tumango lang ako at naglakad na rin papasunod sa kanya. Pagkasakay ng sasakyan ay sinabi niyang, sa Nubaliches tayo. Copy, Doc. Huwika ko pa at nagmaneho na. Madalas naman kasi na ganun lang ang sasabihin niya, tapos ituturo niya na lang kung saan liliko o didiretso lang. Humantong kami sa isang bahay na may malawak na bakuran. Hindi iyon liblib na lugar kagaya ng aking inaasahan. Ang sabi ni Doc ay isang aswang rin daw ang pupuntahan namin. Dahil sa traffic, kaya alas 6 pasado na kami nakarating roon. Sabi ni Doc na isang bag lang raw ang dalhin ko. Iyong may mga lamang straps lang. Tapos siya naman ay may bitbit na maliit na bag. Nasa tabing kalsada lang din ang compound na iyon. Maaliwalas ang paligid at maraming tanim na bulaklak na gumamela. Pagkakatok niya sa gate ay pinagbuksan kami ng isang ginang na mga nasa 30 siguro mahigit ang edad. Sabi noon, Dok, kagabi pa siyang ganyan. Ayaw bumalik sa dati. Sabi naman ni Dok, hayaan mo, titignan ko ang aking makakaya. Umakyat na nga kami sa ikalawang palapag ng bahay. Hanggang sa makarating kami sa kwarto ng isang matandang babae. Nakatali ang mga kamay noon ng kadena at nagwawala. Sabi ni Dok sa ginang, sige iha, hintayin mo na lang kami sa ibaba. Kami na ang bahala sa iyong ina. Pumasok na nga kami ni Doc sa kwarto at siya lang ang lumapit sa matanda. Nagulat ako dahil mabilis tumayo ang matanda at dinumog si Doc Jerry. Pero ang mas ikinagulat ko dahil napakabilis ng mga kamay ni Doc. Ang bilis niyang nalagyan ng busal ang bibig noon. Kahoy iyon na isang dangkal ang haba at may garter na nakatali sa magkabila. Naisuot niya iyon kaagad sa ulo ng matanda habang naroon na ang busal sa bibig. Pilit iyong kumakagat sa leeg ni Doc. Pero hindi na makakagat dahil may kalso na nga. Hinawakan iyon ni Doc sa balikat sabay sabing, anong nangyari sa iyo, madam? Lumabas ka na naman siguro ng bahay, no? Kaya ka nagkakaganyan. Parang baliw na aso lang ang matandang iyon na pumipiglas pa rin. Pero mahalatang sobrang tanda na noon. Dahan-dahan iyong inalalayan ni Doc papahiga sa kama. Tapos may kinuha sa dala naming bag
Akala ko nga ay strap ang kukunin niya, pero hindi. Telang panali iyon na kulay puti. Kagaya noong mga telang itinatali sa mga pasyente ng mental facility. Malambot na tela iyon pero matibay. Iyon ang inilagay niya sa matanda, tapos kinuha ang susi ng kandado na nakasabit lang sa dingding at inalis ang kadena sa mga kamay ng matanda. Tinurukan niya rin iyon ng gamot na pampakalma sa kapi na talikod. Doon ko nakita ang malapad na lapnos ng matanda sa likod. Mukhang nabuhusan iyon ng mainit na tubig. Kumuha si Doc ng ointment at pinahiran iyon. Natigil naman sa pagpupumiglas ang matanda. Tapos muling nagsalita si Doc. Alam mo, Boyet, teacher ko noong elementary, itong si Madam Lydia. Ha? Kakilala niyo talaga yan, Doc? Oo, isa itong napakabait na teacher sa elementary. Madalas ito magbaon ng maraming tinapay na siya rin mismo ang nagbibake. Tapos bibigyan niya ang mga walang baon. At isa ako sa kumakain ng dala niyang tinapay. Dahil madalas noon wala din akong baon. Mahirap lang kasi kami. Kaya masasabing malaki ang utang na loob ko rito kay Ma'am Lydia. E paano siya naggaganyan, Doc? Nahawa lang din ito noong minsan may dinalaw siyang estudyante na hindi pumasok dahil may sakit daw ang ina. Pinakain raw siya ng lugaw. Eh dahil sa ayaw niyang ipahiya ang mag-ina, kaya kinain niya ang lugaw na iyon. Ang hindi niya alam, isang aswang ang nanay noong estudyante niya. Iyon ang nanghawa sa kanya. Kaya magmula noon ay palagi na siyang inaatake ng pagkaaswang. Sinasabi lang ng mga doktor na nagkoproblema siya sa utak. Pero noong ako ang tumingin sa kanya, ay alam ko na agad kung ano ang totoong nangyayari. Kaya magmula noon ay ako na ang pupunta dito sa kanila kapag sinusumpong siya. Ang problema kasi sa kanya kapag sinusumpong siya ay hindi niya nakokontrol ang sarili at inaabot ng ilang araw bago siya makabalik sa totoo niyang sarili. Tignan mo nga ngayon, hindi niya ako kilala. Masyado na siyang matanda, kaya mas malakas na sa kanya ang espiritu ng nilalang na kumukontrol sa kanyang kalooban. E paano siya magagamot, Doc? Tanong ko pa na nagpailing-iling naman kay Doc Jerry. Wala nang ibang paraan, kundi ang payagan na siyang mamahinga. Ilang saglit pa ay nakatulog na ang matanda. Tinakpan ni Doc Jerry ng gasa ang likod ng matanda. Saka nagligpit ng mga gamit. Tara na, Boyet. Wala mo na akong maibibigay na parte sa iyo, ha. Wala kasing bayad ang serbisyo ko rito. Hindi mayaman ang pamilya nila at napakamatulungin din sa iba. Kaya hindi talaga umunlad ng todo dahil napupunta lang ang pera nila sa pagtulong. Okay lang, Doc. Wala din namang peligro dito na kailangan bayaran ng salapi. Hindi kagaya doon sa biyahe natin noong una. Malala yun. Huwika ako pa. Nakita kong may iniabot na injection si Doc sa anak noong matanda. Tapos sabi niya, "Pag-usapan niyo mabuti ng mga kuya mo ang tungkol rito bago niyo gawin, ha? Sige, aalis na kami." "Sige po, Doc. Maraming salamat." Uwi ka pa ng ginang. Kahit pa alam namin ni Doc Jerry kung anong mga nilalang ang mga kliyente niya, ay iniiwasan pa rin naming banggitin ang salitang aswang para hindi raw kami masanay sa salitang iyon at para na rin sa privacy ng mga kliyente niya. Isang araw noon, sabi ni Doc sa akin, "Boyet, may medical mission tayo bukas. Bale, 3 days and 2 nights tayo roon. Sa tingin mo ba, mas mabuting magdala ng sasakyan? O sumama na lang tayo sa shuttle bus? Maluwag naman iyon at komportable rin. Malayo rin ang pupuntahan natin dahil sa norte." Sabi ko naman, "Sa tingin ko, Doc, mas okay pa rin na may dala tayong sasakyan. Makakauwi tayo anytime na gustuhin natin. Tsaka, madadala natin ang kung anumang gusto natin dalhin." "Sige, sabi mo eh di ikaw na ang bahala. Matulog ka ng maaga mamaya dahil bukas tayo aalis ng umaga. Pero, sumabay na rin tayo sa buong team. Makikiconvoy na lang tayo sa kanila para masaya." "Okay, Doc, copy that." Uwi ka ko pa, sabay labas muna ng bahay. Pasimple akong bumili ng 4 na beer in can.
tapos mani na pampulutan para madali akong antukin at makatulog ng malalim. Kinabukasan nga, pasado alas 6 ay naroon na kami sa May Luneta Park. Naroon kasi ang shuttle bus na gagamitin sa medical mission. Bali, sponsored ng dalawang malalaking bangko at isang malaking ospital ang medical mission na iyon. Kaya masasabing malaki talaga ang budget. Bumaba ng sasakyan si Doc Jerry at nakipagkulitan sa mga taong naroon sa bus. Nakakatuwa lang tignan dahil napakaraming magagandang nurse at mga volunteer. Habang hinihintay ang iba, ay nagpabili rin ang organizer ng isang kahong cheeseburger at kape sa McDo. Kaya nagkakaingay sila roon sa bus. Pati nga mga bagong nagre-residenting doktor ay naroon rin, ang babata pa ng iba. Mukhang estudyante lang, pero ang sabi ni Doc Jerry na mga doktor na raw ang mga iyon. Inabutan naman ako ni Doc Jerry ng 3 cheeseburger, chips, candy, chocolate at 4 na cup na kape. Natawa naman ako sabay sabing, "Galing ka ba sa children's party, Doc? Dami mong dala eh." "Ano ka ba? Galing sa bus lahat ng yan. 2 box ang chichirya nila roon at 1 ice chest na punong-puno ng soft drinks. Hindi na ako kumuha ng soft drinks dahil may baon naman tayong juice at tubig sa jug. Kaya kape na lang ang kinuha ko." Pagsapit ng 8:30 a.m. ay umalis na ang bus. Sabi naman ni Doc Jerry, "Boyet, kahit mauna na tayo sa kanila, alam ko naman ang pupuntahan natin. Dadaan din tayo ng stopover. Doon na natin sila hintayin kapag mauna tayo." Pagkaalis lang namin ni Doc sa May Luneta, ay agad niya nang pinahiga ang upuan at natulog na siya. Ako naman ay nag-on ng radyo at nagbukas ng chips para may kinukot-kot ako habang nagmamaneho. Madaling araw na kaming nakarating sa aming pupuntahan. Masasabi kong parang maluluto ng itlog ko sa haba ng biyahe. Kahit pa nga nag-stop over ay saglit lang din naman iyon. 20 minutes para kumain at magbawas ng kung ano-ano sa katawan. Pagkarating sa lugar ay may matutuluyan naman na bahay. Isa iyong buong bahay na walang kwarto. Nakaready na roon ang mga foam na nakalatag at may tag-iisang unan. Sabi ni Doc, "Oh, sige na Boyet, humanap ka na ng pwesto mo dyan. Bukas, kasama ka sa mga volunteer. Eto, yan ang isusuot mo bukas." Huwi ka pa ni Doc, sabay hagi sa akin ng isang kulay blue na t-shirt na may nakasulat na volunteer. "Salamat dito, Doc." Huwi ka ko pa at nahiga na agad sa isang foam. Katabi ko lang din sa kabilang foam si Doc. Halo-halo na kasi roon. Naroon na ang mga lalaking doktor, nurse at mga volunteer. Sa ibang bahay naman ay mga babae. Ganon din daw roon. Sama-sama rin lahat ng babae at foam ang hihigaan. Kinabukasan, matapos makaligo at makabihis, ay dinala na kami sa isang malaking basketball court. Naroon ang mahabang lamesa na napakaraming pagkain. May mga pang-almusal at meron na rin mga pang-ulam sa tanghalian. Nagulat ako dahil may isang senador din ang naroon. Doon ko nalaman na nag-sponsor din pala iyon, pero ang contribution niya ay ang pagre-request ng military at police assistant. Nag-donate rin siya ng pagkain na in-order mula sa isang kilalang catering sa lugar. Doon ko nalaman na isang malaking medical event pala talaga iyon. Kahit nakasuot ako ng t-shirt na volunteer, ay wala naman akong ginagawa roon. Pamasid-masid lang sa paligid, hanggang sa nakita ako ng organizer. "Ikaw sir, from anong company ka?" Sabi ko naman, "Assistant po ako ni Doc Jerry." "Ah, ganun ba? Wala ka palang mahalagang gagawin ngayon, dahil nag-assign ako ng 3 nurse at 2 volunteer na mag-a-assist sa kanya. Kaya ikaw ay i-assign ko sa triage. Lapit ka kay Derek. Sabihin mo na ako ang nagpapunta sa iyo." "Ah, sige po." Pagsang-ayon ko pa at lumapit na doon sa triage.
Sa mga hindi po nakakaalam, ang team ng triage ay iyong nag-e-evaluate sa mga pasyente. Parang sila ang primary check-up. Tatanungin ang details ng mga pasyente, gaya ng pangalan, edad, taga saang lugar, at kung ano ang sakit na nararamdaman. Ako ang taga-sulat. Si Nurse Derek naman ang nagtatanong. May napansin akong isang ginang na kakaiba ang titig. Pailalim siya kung tumitig sa kahit kanino. Tapos noong minsang tamaan ng liwanag ng araw ang kanyang mata, ay nakita kong nagkulay pula iyon. Pero saglit lang, naging normal din agad. Aba, may aswang rin pala na magpapacheck up. Anong sakit mo, te? Ubo? Baka hamog lang yan sa kakalipad ng gabi. Natatawang wika ko pa sa aking isipan habang paminsan-minsang sinusulyapan iyong ginang. Noong naroon na siya sa tapat namin, ay hindi naman pala siya ang magpapacheck up. Bali iyong dalawang anak niya ang hihingian niya ng gamot para sa ubo at sipon. Inilista ko na rin na bigyan ng vitamins kasi ang papayat ng dalawang bata na kasama ng ginang. Pagod na pagod ako kaka-interview at kakasulat ng mga details sa check-up form. Kinahapunan ay sinabi ko kay Doc na magtatago na lang muna ako sa sasakyan. Gusto ko nang magpahinga. Sabi naman ni Doc na sige raw. Noong matapos ang ikalawang araw ng medical mission, ay nagkaroon ng meeting sa loob noong covered basketball court. Sabi noong organizer, "Pinapasalamatan ko kayong lahat sa pagsama sa medical mission na ito at masasabing isa itong matagumpay na medical mission. Marami tayong nabigyan ng gamot at nabigyan ng medical attention." Tapos inisa-isa na ang mga bilang ng nabunutan ng ngipin. Nabigyan ng bagong salamin sa mata, mga minor surgery at kung ano-ano pa. Surgeon si Doc Jerry, kaya paborito niya iyong maghiwa-hiwa ng parte ng tao at magtahi. Iyon din ang dahilan kaya hindi ako nag-volunteer na tumulong sa kanya. Kasi puro paglilinis ng sugat at paghihiwa ang gagawin niya. Kasama na roon ang pagtutuli. Matapos ang speech ng organizer ay sinabing may isang baryo raw na nagre-request ng medical mission. Pero hindi naman iyon malakihan. Kahit isang doktor at dalawang nurse na lang ay ayos na. Kaya kung sino raw ang gusto pang sumabak roon ay magsabi lang sa kanya. Nakita kong nagbubulungan ang lahat. Ang sabi nila na hindi na sila pwede dahil ilang araw na silang absent sa trabaho. Kaya kailangan na rin makauwi ng Maynila kaagad. Ako naman ay chill lang dahil hindi ko naisip na gusto pa ni Doc Jerry na puntahan iyon. Matapos maghapunan ay sinabi ni Doc sa akin, "Boyet, pakikuha ng mga gamot na inihiwalay ko. Naroon iyon sa pharma team. Iyon ang dadali natin sa Baryo Liwakan." "Ha? Tayo ang pupunta doon, Doc? Sa baryo na nagre-request ng medical mission?" "Oo, marami daw kasi doon ang may malubhang sakit sa kanila at hindi kakayanin maglakad pababa rito." "Sige po, Doc." Wika ko pa at dahan-dahang naglakad papunta sa team ng pharma para kunin ang mga gamot na sinasabi ni Doc. Inilapag ko muna yun at nagyosi sa tabi nang may lumapit sa akin na isang lalaki. "Boss, pingin naman ang yosi mo." Wika pa noon. Sabi ko naman, "Oh, sayo na itong natira sa kaha. Hindi naman talaga ako madalas magyosi. Kapag trip lang at medyo maginaw ang pakiramdam." Wika ko pa, sabay abot sa kanya noong kaha. Bali isang stick pa lang ang bawas noon dahil kakabukas ko lang. "Salamat, boss. Ano ka rito?" Tanong ko pa sa kanya. "Tanod ako ng barangay, boss. Ako rin ang nagbubuluntir na maglinis ng court na ito." "Nice, ang sipag mo pala." Sabi niya naman. "Boss, kasama ka ba sa pupunta doon sa Baryo Liwakan?" "Oo eh, kami ng amo ko. Doktor kasi ang amo ko. Tapos driver niya ako. Kaya kung saan siya pupunta, edi naroon din ako." Sabi niya naman. "Naku, boss,
Mag-iingat kayo roon. Hindi nyo ba alam na karatig lang noon ang pamayanan ng mga aswang? Kaya nga, halos hirap makapunta ang tulong ng gobyerno doon dahil maliban sa malayo, delikado pa. Tsaka, yung mga taong nakatira roon ay binibiktima rin daw ng mga aswang sa karatig lang din nila. Sila ay yung nagre-request ng medical mission para makita ng gobyerno ang sitwasyon nila, lalo na ang panganib tungkol sa mga aswang. Kaso, lahat yata na nagbuluntir doon ay wala nang nakabalik. Ang sabi lang ay baka dinukot ng mga rebelde, kaya nawawala. Pero alam namin mga taga rito na aswang ang dumali sa mga iyon. Kaya mag-iingat kayo roon ha. Eh dahil sa mabait ka naman sa akin, kaya ipapahiram ko ito sa iyo. Balik mo sa akin yan ha kapag nakababa ka ng buhay. Tsaka baka may pangkapi ka dyan, ambunan mo na rin ako. Sayang naman ang pera mo. Baka hindi mo na yan magamit kapag hindi ka na nakabalik rito sa baba. Kinabahan tuloy ako sa mga sinabi ng lalaking iyon. Tapos iniabot niya sa akin ang isang maliit na botelya. Ano naman ito? Langis yan, boss. Bubula yan kapag may aswang. Tapos kung may kaunti ka pang tapang para lumaban, edi lumaban ka na rin para makatabla ka man lang bago ka mamatay. Ipahid mo ang langis na ito sa itak o sa kahit anong matulis na bagay na gagamitin mong armas para tumalab sa mga aswang. Kapag nakababa ka pa ng buhay ha, bayaran mo ako dahil ipinahiram ko sa iyo yan. Sabi ko naman, eto oh, 2,000, paunang bayad dahil sa tulong mo sa akin. Kaya kung may alam ka pang makakatulong sa akin na hindi maging pagkain ng mga aswang, ay sabihin mo na. Bibigyan kita ng 3,000 kapag nakababa ako ng buhay. E papaano kapag hindi ka na nakababa ng buhay? E di mumultuhin kita. Wika ko pa na tumatawa. Gagi naman to oh! Isasama pa ako sa hukay. Ikaw na ngayon tinutulungan. Joke lang yun. Ano ka ba? Ano, wala ka namang ipapahiram sa akin dyan na panlaban sa aswang? Sabi niya naman, pahinging 500. Ha? 500 pa? Ibinigyan na nga kita ng 2,000. Eh, hindi naman para sa akin yung 500. Basta, bilisan mo. Tapos, hintayin mo ako rito. Wika niya pa. Muli naman akong kumuha ng 500 sa wallet at ibinigay sa kanya. Tapos, tumakbo na iyon papalayo. Makalipas ang mahigit 15 minuto, ay hindi pa yun bumabalik. Kaya umalis na lang ako para ilagay sa sasakyan ang kahon na may lamang mga gamot. Nagulat pa ako noong biglang lumitaw sa harapan ko ang pagbumuka ng lalaking iyon. Lintik! Bakit mo naman ako ginulat? Muntik na tuloy kitang mapatay. Sabi niya naman, gamit ang alin, yung hawak mong nilukot na dyaryo. Pagkatingin ko sa kamay ko, ay nakalukot na dyaryo lang pala ang hawak ko. Ah, basta! Saan ka ba kasi galing? Akala ko, iniskam mo na ako eh. Tagal mong hindi bumalik eh. Sabi niya naman sabay hila sa akin. Nakita mo yung ilaw na yan sa itaas ng burol? Doon ako galing. Oh, ito. Yan ang pinagamitan ko ng 500 binigay mo. Pagmamayari yan ang matandang nakatira sa kubo dyan. Alam kong may alam yan sa orasyon at mga anting-anting. Pero ayaw niya akong pagbentahan ng anting-anting. Masyado raw mura para sa 500. Kaya itak lang ang nabili ko sa 500 mo. May orasyon na daw yan panlaban sa aswang. Kahit pa huwag mo nang lagyan ng langis na ibinigay ko sa iyo. Tatalab yan. Basta ha, ang 3,000 ko kapag nakababa ka ng buhay. Oo, pangako. Wika ko pa. Tapos iniabot na sa akin ang itak. Maiksi lang iyon. Siguro kasing haba lang kaunti ng ruler ang talim. Kahit papaano ay nakampanti na rin ako dahil may tala na akong armas. Nagulat ako noong may bulto ng tao na papalapit sa akin. Akala ko ay yung tanod uli. Pero si Doc Jerry na pala. Sabi niya, Boyet! Pagtatanggalin mo na sa kahon ang mga gamot, balutin mo na lang ng plastic isa-isa at ilagay mo na diretso sa bag na yan para mas marami kang madala. Ako na ang magdadala ng mga bagay na kailangan ko. Ingatan mo lang na huwag kang matutumba sa paglalakad dahil mababasag lahat ng yan. Opo, Dok.
Sagot ko pa rito. Kinabukasan, matapos makapag-almusal lang lahat, ay umalis na ang bus. Kami na lang ang naiwan at isang magandang dalaga. Akala ko nga ay nurse na magiging assistant ni Doc Jerry. Boyet, ito nga pala si Doktora Chloe Angeles, isang pediatrician. Siya lang ang may mabuting kalooban na willing mag-extend na kanyang libreng serbisyo sa mga mahihirap nating kababayan sa bundok. Doktora, ito si Boyet, personal driver at assistant ko sa lahat ng ginagawa ko sa labas ng ospital. Hi Boyet, nice meeting you. Pleasure to meet you rin, Doc. Wow, marunong ka rin pala sumagot in professional way. Anong natapos mo? Business ad, Doc. Oh, really? Eh bakit ginusto mo maging driver? Hindi mo ba naisip na magtrabaho bilang professional din? Hindi, Doc eh. Ayoko kasing nakukulong sa isang opisina maghapon. Mas gusto ko maging driver na palaging nasa daan. Ah, okay. Ano, tara na? Sabi naman ni Doc Jerry, heto ang ilang biskwit oh na naitabi ko mula sa bus. Hindi naman kasi tayo pwedeng magbaon ng kung ano-anong dilata. Nakakahiya sa mga taga roon kung iba pa ang kakainin natin. Kaya kung anong meron doon ay iyon na lang din ating kakainin. Pero mag-ingat kayo sa mga kakainin ha. Mahirap na. Uso raw doon ang mga manlalason. Wika pa ni Doc Jerry. Okay Doc, sagot naman ni Doktora Chloe. Matapos may handa ang mga dadalhin ay tumulak na kami. Pero papunta muna sa barangay hall. Naroon daw kasi ang magdadala sa amin sa Baryo Liwakan. Pagkarating roon ay ipinakilala sa amin ni Kapitan si Darwin, isang binatilyo. Mga nasa 15 hanggang 17 taong gulang siguro iyon. Tara na po. Wika pa noon at sinundan na nga namin siya. Gaya ng inaasahan, malayo ang aming naging paglalakbay. Umalis kami ng pasado 8:00 ng umaga sa ibaba at nakarating sa aming patutunguhan ng 2:00 ng hapon. Sinalubong naman kami ng isang matanda na siyang tumatayong purok leader daw sa lugar nila. Magandang araw sa inyo, Doc! Ako si Macario, ang tumatayong purok leader dito. Anak ko ito si Darwin. Maraming salamat at pinaunlakan niyo ang aming hiling. Marami kasi talaga ang may sakit dito sa amin. Pero hindi magawang bumaba dahil sa layo at hirap ng daan. Ako naman si Dr. Jerry. Ito naman si Dr. Chloe. Doktor para sa mga bata. At ito naman si Boyet, kanang kamay ko. Hali kayo. Dito na kayo tumuloy sa isang kubong inihanda ko. Wika pa ni Mang Macario. Pagpasensyahan niyo na ha. Iisa lang ang kubo namin na pwedeng pagpatuluyan sa inyo. Kaya magkakasama kayong tatlo dyan. May silid naman. Siguro sa silid na lang si Doktora. Tapos kayo naman, Dok, ay dito na lang sa sala. Oo, ayos na sa amin ito. Tsaka, Mang Macario, pwede bang sabihin mo sa iyong nasasakupan na pumunta rito mamayang 3:00 ng hapon? Para masimulan na namin kaagad ang pag-check up sa lahat. May dala rin kami mga gamot at bitamina para sa mga bata. Oo, sige, sasabihin ko din ngayon. Pagkapasok namin sa bahay, ay agad isinarado ni Doc Jerry ang pintuan. Doktora, alam kong masyado kang mabait. Pero huwag kang papayag kapag may nag-aya sa iyo na magpunta sa isang bahay ha. At kung may magbigay sa iyo ng kahit anong pagkain, ay tanggapin mo lang. Pero huwag mong kakainin. Ilagay mo lang sa tabi mo. Huwag ka na magtatanong kung bakit. Maraming beses na ako sumabak sa ganitong misyon. Kaya alam ko na ang dapat gawin para pare-pareho tayo makauwi ng ligtas. Malinaw ba? Opo, Dok. Tila kinakabahang wika naman ni Doktora Chloe. Ilang sandali pa ay may kumatok na sa pinto. Si Doc Jerry na ang nagbukas noon. At noong muli siyang bumaling, ay hawak niya na ang isang piling na saging at 6 na pirasong nilagang itlog. Umuusok pa iyon sa init. Kaya agad niya iyong inilapag sa lamesa at sinabing, iyon na ang kainin namin. Wala kaming imikan habang kumakain. May dala rin naman kaming tubig. Kaya hindi kami uminom ng tubig
na naroon sa loob ng kubo. Noong kumulimlim na kaunti ang paligid, ay nararamdaman kong marami na ang mga tao sa labas ng bahay. Nilapitan ko si Doc Jerry. Pasado alas tres na kasi. Doc, Doc, pasado alas tres na oh. Marami ng tao sa labas. Pupungas-pungas naman siya dahil galing umidlip. Ah, ganun ba? Sige, gisingin mo na si Doktora para makapagsimula na kami. Umasok ako sa silid at tinapik ng marahan si Doktora Chloe. Doktora, Doktora, alas tres na po. Marami ng tao sa labas. Gumising na rin siya tapos tinakpan ang mukha na tila ayaw ipakita sa akin. Kaya lumabas na rin ako agad sa kanyang silid. Boyet, isabit mo ito sa dingding ng bahay oh. Wika pa ni Doc Jerry, sabay abot sa akin noong tarpaulin na may nakasulat na medical mission. Maliit lang iyon, isang metro lang ang lapad. Pagkabukas ng pinto, ay may nakalagay ng dalawang lamesang maliit at upuan sa magkabilang bahagi. Sabi ko na lang, pila na po dito ang mga bata na magpapacheck up ha? Tapos dito naman sa kabila ang mga matatanda. Agad din naman sumunod ang mga tao roon. Sinimulan na nga nila Doc ang check up. Tapos may dinalang mga kalalakihan na may mga kakaibang sugat. Parang sugat na mula sa malalaking kagat. May sa balikat at meron din sa braso at hita. Naroon lang ako sa tabi ni Doc, pero hindi ko siya narinig na nagtanong kung saan iyon galing. Kaya alam kong may ideya na rin siya kung ano ang posibleng may gawa ng sugat na iyon. Bilib rin ako kay Doc Jerry. Wala siyang kaarte-arte na kumaukaw ng mga ganoong uri ng mababahong sugat. Wala kang reaksyon o emosyon na makikita sa mukha niya. Hindi siya makikitaan ng pandidiri. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong matapos si Doc sa kanyang mga nililinisang sugat. Naunang natapos si Doktora Chloe dahil check up at pamimigay ng mga gamot at bitamina lang naman ang ginagawa niya sa mga bata. Tapos sinabihan na siya agad ni Doc Jerry na sa loob na manatili noong maubos na ang mga pasyente niya. Iilan na lang ang mga taong naroon, bali si Mang Macario, Darwin, at dalawang lalaking tauhan na taga roon din. Isa na lang ang nililinisan ni Doc Jerry nang may dumating na grupo ng kalalakihan na may dalang isang matandang babae. Sabi ni Mang Macario, "Tapos na ang medical mission nila! Huling pasyente na ang ginagamot ni Doc, kaya umalis na kayo!" Nagsalita naman ang isang lalaking may malaking pangangatawan at bigotilyo. "Bakit? Kayo lang ba may karapatang magpagamot? E residente rin naman kami sa baryong ito ah!" "Anong residente? Hindi kayo taga rito! Mga dayo lang kayo! At kung tutusin, kayo pa nga ang dahilan ng mga ipinapagamot namin dito ngayon!" Singhal muli ni Mang Macario. Base sa kanilang pag-uusap ay napagtanto ko na mukhang ang grupong iyon ay mga aswang. Nakita kong itinaas ni Doc Jerry ang kanyang kamay. "Ayos lang yan. Isasama ko na rin sa titignan ang problema ng pasyente nila. Pwede bang makahiram ng lampara? Nahihirapan ako makita ang sugat eh." Agad naman pumasok si Darwin sa loob ng kubo namin at may inilabas na dalawang lampara. Tapos ang isa ay sinindihan niya rin at iniwan sa sala ng kubo. Pumasok ako sa loob ng kubo at tinignan ang langis na bigay sa akin noong tanod. Kumukulo na iyon. Walang duda, mga aswang nga ang bagong dating. Bumalik na ako sa labas para mabantayan si Doc Jerry. Nakatali na rin sa katawan ko ang itak, pero hindi makikita dahil nakajakit naman ako. Matapos malagyan ng benda ang sugat na nililinisan ni Doc Jerry, ay umalis na rin ang pasyenteng iyon. Tapos iniupo naman ang matandang babae sa harapan ni Doc. "Ano pong may paglilingkod ko, Lola?" tanong pa ni Doc. Yumuko ang matanda tapos hinawi noong kasamang lalaki ang duster noon. May malaking hiwa iyon sa hita at meron din sa likuran, pero maiksi at mababaw lang. Tumango-tango lang si Doc at sinimulan na rin iyong linisan at tahiin.
Habang ginagawa yun ni Doc, ay nararamdaman ko ang tensyon sa dalawang pani. Sa tingin ko, ay mortal na magkaaway ang grupo nila Mang Makaryo at noong matandang babae. Matapos iyong matahi ay nagpaalam na rin naman at matiwasay na umalis. Sabi naman ni Mang Makaryo, "Dok, bakit niyo pa yun ginamot? Sila ang mga aswang na sumugod at naminsala sa amin dito. Sila ang may gawa ng mga sugat ng mga kababaryo ko na ginamot mo." Sabi naman ni Doc Jerry, "Alam ko rin kung ano sila, pero naparito ako upang gumamot ng mga karamdaman at sugat. Labas ako sa usapin sa pagitan nyo. Ginagawa ko lang ang aking sinumpaang tungkulin." "Pero Doc, mga traitor at walang utang na loob ang lahing iyon. Kahit pa tinulungan mo ang pinuno nila, siguradong susugod pa rin ang mga iyon dito mamayang gabi." "Mang Makaryo, wala na po akong magagawa kung gawin man nila ang sinasabi nyo. Ang mahalaga ay ginawa ko ang tungkulin ko at walang pinipiling tao o nilalang. Sige na, magsiuwi na kayo sa pamilya nyo. Mas kailangan nila ang proteksyon nyo kaysa sa amin." Tumango lang ang matandang si Mang Makaryo at umalis na. Nag-iwan naman sila sa amin ng nilagang saging na saba para sa panghapunan at inihaw na tuyo na 3 piraso. Pagkaalis nila ay agad na rin ako nagligpit sa labas at ipinasok ang mga gamit. Ang mga natirang gamot at vitamins kasi ay pinadikitan sa akin ni Doktora ng label. Nakalagay, gamot sa ubo every 8 hours or isang beses isang araw. Tapos iyong mga bitamina naman ay may nakasulat din na vitamins ng mga bata, isang beses isang araw. Tapos lahat ng iyon ay ipinadala namin kay Darwin para sila na ang mamimigay sa mga kababaryo nila kapag may nagkaubo o sipon, para wala na kaming bitbit pababa. Maging ang mga sobrang gasa, karayom at sinulid na panahi ng sugat ay ibinigay na rin namin sa kanila, kasama ng mga antibiotic at agua oksinada. Tapos na ang misyon namin para sa araw na iyon at uuwi na kami kinabukasan. Kaya naman nakahinga na ako ng malalim, pero kinakabahan pa rin ako para sa maaring mangyari sa paglipas ng buong gabi. Pagkapasok ko ay agad na rin kaming nagsikain noong nilagang saging. Hindi umiimik si Doktora Chloe. Matapos makakain ay agad na rin umupo si Doc Jerry sa sala at nagsulat sa kanyang maliit na libreta. Diary yata iyon. Ako naman ay naroon pa sa lamesa nang muling umupo si Doktora. Sabi niya, "Boyet, tama ba ako nang naiisip? Mga aswang iyong grupo ng matandang babae na dumating na huli. Tapos sila ang may gawa doon sa mga sugat ng mga taga rito." Tinignan ko lang siya dahil iniisip ko pa kung sasagutin ko ba ng tapat ang katanungan niya. Sa nakikita ko ay sobrang naguguluhan na siya, kaya kailangan niya ng kapanipaniwalang sagot. Kaya tumango na lang ako. "My God! Akala ko hindi sila totoo. Pero heto, nakita ng dalawang mata ko ang mga gawa nila." Sabi ko naman, "Gumalma ka lang, Dok. Makakauwi rin tayo ng ligtas sa Maynila. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo." Hindi niya ako sinagot, pero nakita kong nanggilid ang mga luha niya sa mata, hanggang sa nakarinig na kami ng mga yabag sa labas na paikot-ikot. Nasasabayan pa iyon ng tunog ng mga pag-angil. Hindi na bago sa akin ang tunog na iyon. Alam kong angil iyon ng mga aswang. Nakasiksik na sa akin si Doktora Chloe. Ako naman ay hindi malaman ang gagawin. Oo nga, may itak ako, pero ang tanong, sapat ba iyon para ipanlaban sa ganoon karaming mga aswang? Ilang saglit pa ay nakarinig kami ng katok sa pinto. "Dok, baka pwede mo itong buksan!" Sabi naman ni Doc Jerry, "Wala na akong sadya sa inyo. Tapos na rin ang oras ng panggagamot namin, kaya umalis na kayo." "Dok, ang babaeng doktor lang naman ang kailangan namin. Tsaka iyang alalay mo na rin. Pwede na yan sa amin. Pangako, hayaan ka naming makababa ng ligtas."
Huwi ka pa noong lalaki sa labas. Sabi naman ni Doc Jerry, wala kayong mapapala sa amin, kaya magsialis na kayo. Doc! Nakiusap kami ng maayos ah! Pero nagmamatigas ka! Kaya wala na kaming ibang pagpipilian, kundi ang gawin ito ng puwersahan! Huwi ka pa noon, sabay tadyak sa pintuan. Isang sipa lang noon ay napaklas na agad ang pintuan ng kubo. Si Doktora naman ay mahigpit ang pagkakahawak sa damit ko pero nasa likuran. Nagsalita naman si Doc Jerry. Mga wala talaga kayong utang na loob! Ginamot ko na ang sugat ng pinuno nyo! Pero bibiktimahin nyo pa rin kami! Ano ka ba, Doc? Bobo o bingi? Ang sabi ko, di ba? Yung dalawa lang ang kailangan namin! Hindi ka kasama! Dahil tumatanaw kami ng utang na loob sa iyo! Pero kung haharang ka, ay wala kaming magagawa kundi ang idamay ka na rin! Hindi ako papayag sa gusto nyong mangyari! Uwi ka pa ni Doc Jerry. Para namang may magagawa ka, Doc! Anong gagawin mo? Tutusukin kami ng injection! Uwi ka pa noon sabay pasok. May nakasunod pa roon na dalawang lalaking mabalahibo na rin ang katawan at may mapupulang mga mata. Napapikit at nabingi ako noong umalingaw-ngaw ang tatlong putok ng baril. Pagkamulat ko ng mata ay nakita kong may hawak na baril si Doc Jerry at nakahawak naman sa tiyan nila ang tatlong aswang. May itim na likido ang lumalabas roon pati na sa kanilang bibig. Paanong? Huwi ka pa ng aswang na hindi niya na naituloy at bumagsak na sa lupa na magkakasunod ang tatlo. Sino pang gusto sumunod? Sigaw pa ni Doc Jerry. Nakarinig naman kami ng mga angil sa labas. May isang pumasok sa bintana pero kalahating katawan pa lang ang nakalusot. Napatili naman ang malakas si Doktora Chloe kaya ako natauhan. Inilabas ko ang itak sa kaluban. Sabay isinaksak iyon sa dibdib ng aswang na nasa bintana. Tumagos iyon at bumulwak rin ang itim na likido sa bibig. Mabilis ko rin iyong binunot. Muli pang nagkaingay sa labas, may dalawa pang pumasok sa pintuan na dalawang babaeng aswang. Pero pinagbabaril din iyon ni Doc Jerry. At bumuwal papasok ng bahay ang katawan ng dalawa. Nakayakap na sa akin si Doktora na hindi alam ang gagawin. Ako naman ay palipat-lipat ang tingin sa pintuan at bintana dahil pareho iyong nabaklas na, hanggang sa makarinig kami ng pagkakaingay ng maraming kalalakihan na may mga dalang sulo. Alam naming ang grupo na iyon ni Lamang Macario. Doc Jerry, ayos lang kayo! Ayos lang kami rito. Balik sigaw naman ni Doc, tapos nagkagulo sila sa labas. Makalipas ang ilang minuto, ay nawala na ang ingay mula sa mga pag-angil. Pumasok sa loob ng kubong aming tinutuluyan, sina Darwin at Mang Macario. Paano kayo nakapatay na ganito karaming aswang? Tanong pa ni Mang Macario. Sabi naman ni Doc Jerry, hindi lang panggagamot ng aswang ang alam ko, marunong rin ako pumatay. Sabay taas ng kanyang .45 caliber na baril. Napatingin naman sila sa akin na may hawak na itak na may itim din na likido na nakabalot. Wala na sila! Nagsitakas na! Wika pa ng isang lalaki sa labas. Alam niyo, Doc, ilang taon na naming nilalabanan ang grupo ng mga dayong aswang na iyon. Pero hindi kami nakakapatay kahit isa. Nitong mga nakaraang linggo lang, panay ang salakay nila sa amin. Dalawa na sa mga kabaryo ko ang nalalagas nila. Pero sa panig nila ay wala pa kaming nababawas. Iyong pinuno nilang matandang babaeng aswang ay nagawa lang naming masugatan. Habang lima sa amin ang malubang nasugatan dahil sa pagharap sa kanya. Malaking tulong sa amin, Doc, ang pagkakabawas niyo sa grupo nila. Magkakamag-anak ang mga iyan. Eh dahil sa may napatay na kayong apat na lalaki at dalawang babaeng aswang, ibig sabihin, tatlong babaeng aswang na lang at isang lalaki ang natitira sa kanila. Sampu lang sila sa kanilang grupo. Kaya bukas din ay sisimula namin silang tugisin para hindi na magbalik rito.
hindi na kami mahihirapan noon. Pero bago iyon, ay ihahatid ko muna kayo sa ibaba. Mag-iiwan na lang din ako rito sa kubo ng dalawang tauhan ko para magbantay. Pero duda naman ako kung babalik pa ang mga iyon dito. Takot lang nila na mabaril. Wika pa ni Mang Macario tapos umalis na. Naiwan sa kubo namin si Darwin at isang lalaking taga roon din. Kahit may mga lalaki na kaming kasama roon, ay ayaw pa rin ni Doktora Chloe na pumasok sa silid ng siya lang. Kailangan raw ay kasama ako dahil hindi siya makakatulog. Kaya wala na akong nagawa. Sa kwarto na nga rin ako natulog at nakayakap ako sa magandang doktora mula sa likuran. Naisip ko tuloy noon, ano kaya ang mangyayari sa amin ni Doktora pagbalik ng Maynila? Maalala niya kaya lahat ng pagpuprotektang ginagawa ko sa kanya rito? O baka thank you na lang tapos move on na? Pero ano nga ba ang magagawa ko kahit crush ko siya? Isa lamang akong hamak na poging driver. Samantala siya ay isang doktor. Kinabukasan nga ay inihatid kami ng mag-amang Macario at Darwin sa ibaba hanggang sa barangay hall para na rin ma-report na nakauwi kami ng ligtas. Bago umalis ay ibinigay ni Doc Jerry ang isang kahon kay Mang Macario. Mang Macario, kakailanganin mo ito sa pagbuksa sa mga natira. Siguraduhin mong sa mga aswang mo lang ito gagamitin ha. Pasadya ko ang baril na iyan at binditado ng isang babaylan. Kaya malaki ang ginastos ko dyan. Pero sulit naman ang ginastos ko dahil nailigtas na yan ang buhay ko. At naway mailigtas niya rin ang buhay mo at ng iyong buong baryo. Maraming salamat, Dok. Hindi namin kayo makakalimutan. Kayo rin, Doktora at Boyet. Wala pong anuman. Sagot naman namin tapos umalis na ang mag-ama. Sumakay na sa sasakyan ang dalawa. Sabi ko naman, Dok, saglit lang ha. May utang lang ako na kailangan bayaran. Ha? Sa tatlong araw natin na pananatili rito, ay nagawa mo nang magkautang agad? Oo, Dok eh. Huwika ako pa at nagpunta na ako sa court. Malayo pa lang ay agad ko nang nakita iyong tanod. Hanip boss, buhay ka! Mukhang malakas ang guardian angel mo ah! Tumatawang bungad pa noon sa akin. Oo nga eh. Oh, ito ang pangako ko, 3,000 kapag nakababa ako ng buhay. Akin na lang yung itak ha. Mukhang kakailanganin ko pa iyon eh sa mga susunod naming misyon ni Doc. Oo, sayo na yun. Bayad mo na yun eh. Pati na rin yung botelya ng langis ko. Sakto na ang 3,000 na binayad mo para dyan. Hala, grabe ah. 3,000 yun? Oo naman. Sige, salamat sa iyo, pati na rin sa itak. Matanong ko lang pala, anong pangalan mo? Rocky, Rocky 5. Sagot niya pa na iginatawa ko naman. Eh bakit ka natatawa? Eh bakit kasi may 5? Ano pala? Ayan na pinangalan sa akin ng tatay ko eh. Tignan mo ID ko. Wika niya pa, sabay inilabas ang malaking ID mula sa barangay bilang tanod. Hindi nga siya nagbibiro. Rocky 5 ang pangalan niya. Sabi ko naman, edi sige, maraming salamat sa iyo, Rocky 5. Tapos nakipaglamano ako sa kanya. Malawak naman ang ngiti niya na tinanggap ang kamay ko. Tapos bumalik na ako sa sasakyan. Nakita kong tulog na si Doktora Chloe. Si Doc Jerry naman ay hinintay lang akong dumating. At noong umandar na ang sasakyan, ay agad na rin ibinaba ang upuan at natulog. Pagkarating namin ng Maynila, ay idinaan pa namin si Doktora sa kondo niya. Simpleng salamat lang ang sinabi niya sa amin pareho ni Doc Jerry at tumalikod na. Nalungkot ako dahil parang ganun-ganun lang ang lahat sa kabila ng pinagdaanan namin. Nagpatuloy ang ganoong buhay at sideline namin ni Doc Jerry. Kaya malaki ang naging ipon kong pera noon. Lalo at maliban sa sweldo, may mga pang-snack pang inaabot sa akin si Doc. Hanggang sa lumipas ang mahigit isang taon, may nag-text sa akin at nangumumusta. Tinanong ko kung sino dahil hindi naka-register sa cellphone ko ang numero.
Boyet, ako ito, si Chloe. Wika pa doon sa reply. Agad din naman ako nag-reply. Si Doktora Chloe po ba ang ibig niyo sabihin? Oo, Boyet, ako nga ito. Pwede ba kitang ma-invite kumain sa labas? Pasensya ka na ha. Medyo na-trauma ako sa nangyari sa atin sa bundok. Kaya umuwi muna ako sa probinsya namin para makalimot. Kakabalik ko nga lang ng Maynila at ikaw ang gusto kong unang makita bago ako bumalik sa trabaho sa ospital. Ano, pwede ka ba? Sabi ko naman, oo naman, ikaw pa ba? Sagot ko pa at iyon na ang naging simula ng aming pagkakaibigan. At sa ngayon, may mga apo na kami ng asawa kong si Dr. Chloe Angeles Fernandez. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwento kong ito. Naway inyong nagustuhan. Hindi ako umaasang may maniniwala sa kwento ko sa iyong mga tagapakinig. Maging ako man ay hindi rin makapaniwala rito. Kung hindi lang siguro ako mismo ang nakaranas. Malamang ay hindi rin nga talaga ako maniniwala. Ang sa akin lang ay kapulutan ng aral at maging maingat sa mga lugar na pupuntahan. Hindi natin alam kung anong uri ng mga tao o nila lang ang mga nananahan sa mga liblib na lugar. Lubos na gumagalang, Boyet. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.